Apa? Diretso lang ba? Kayo po yung kausap ka sa? Ako po. Ah, okay. Kayo po ba yung may-ari? Anak. Ah, anak. Okay. Ako yung nagmamanage ng bank. Ah, okay. Ano pong pangalan niyo, sir? Ren. R-E-N-T. Itatawid po ba, sir, yung motor niyo? Pero yung nakita ko po mga vlogger na ano, kinaya naman yung motor nila. Opo. Yung tatay ko may N-Max din eh. Ah, so, kaya naman po siguro. Nakita ko lang din po ito sa YouTube eh. Ay. Kaya, ano po punta. Dito lang ako sa Santa Rosa eh. Ah, lapit lang. Uh-huh. Lalim pala. Opo. Yes, sir. Pero kaya naman. Guys, sandaling pala na ito. Pero mukhang kaya naman, basta okay yung brakes nyo. Pwede ba dito, sir? Pwede ba dito? Okay. Ay, hindi kayo magulas. So yun, may daanan na pala dito na ganito. Para hindi na tayo magulas din sa baba. Alright. Yan guys, no. So nandito na tayo sa Butter Ridge Campsite dito sa Barangay Kasile, Kabuyaw, Laguna. Papakita ko sa inyo kung ano yung makikita natin dito sa campsite na to. Tara, samahan niyo ako. So dito tayo galing kanina, no. From entrance, dito tayo manggagaling. And dati ayan, kung nakikita niyo yan, nakita ko sa video sa YouTube is wala pa yung tulay na yan, no. So yung tulay na yan gawa na pala. Hindi na tayo mahihirapan na umakyat at panaog diyan sa baba na yan, which is delikado. So kung nakamotor lang kayo o naglalakad lang kayo, pwede na kayong tumulay dito. Pag-akit nyo dito, eto ang bubungod sa inyo. Eto ang Butter Ridge Campsite. Sa mga videos na nakita ko, parang maliit lang siya, no? Pero pag nandito ka na, hindi pala siya ganun kaliit. Sakto-sakto lang. Hindi rin kalakihan. Sakto-sakto lang. Kahit saan, pwede kayo mag-pitch ng tent dyan. Papakita ko sa inyo yung pwesto natin mamaya. Pero dito muna tayo sa CR. So ito ang CR nila. Malinis naman. At naka-tiles. Meron ditong lababo. Yan. Pwede kayo maghugas dyan ng mga pinagkainan nyo o mga gamit nyo. May saksakan din dito kung gusto niyo mag-charge. And dito, meron ditong toilet. So may bidet din siya, may toilet bowl, and may gripo. So hindi na kayo mahihirapan dyan. Malakas naman ng tubig, pakita ko sa inyo kung gaano kalakas. O diba? Malinis at presentable ang kanilang toilet. So dito naman, actually dalawa yan eh. Ayan, dalawa yan. Nakabukas din yung isa. Parehas lang din ang itsura. And parehas yan pwedeng gamitin. Pwede ka mamili. And ito rin, may isa pang lababo dito. So hindi kayo mag-aagawan kasi dalawa yan. Sa kabila naman ay ang shower room. Kung nakikita nyo ang shower room, tingnan natin kung gala. Ayan. Oh, gumagana siya. Gumagana ang shower. Kita nyo naman. Malakas ang tubig. Itong isa gumagana rin. So dito pwede kayong maligo. Malinis din mga tol. And presentable. May ilaw. Alright. And sa kabila, ganun din. Isa pang shower room. Parehas na parehas lang. So kung maraming tao dito, dalawang shower room to, hindi masyadong mag-aagawan. Ano? Ito, may mga tanim dito na, ito alam ko pinya to eh. Hindi ko alam kung pinya. Pero alam ko pinya to. And doon sa kabilang side, mga dragon fruit, alam ko yun. Papakita ko rin sa inyo mamaya. So, regarding sa CR, sa accessibility ng tubig, walang problema dito sa Butter Ridge Campsite. Sa pagkataas ng CR, no, papakita ko lang sa inyo yung lawak nitong campsite na ito. Dito sa side na to, may ginagawa rin silang, di ko alam kung anong gagawin dito, kung pwede kayo mag-tent pitching dito or gagawin nilang itong parang mini store. Pero, ayan, may under construction dito sa side na to. Bukod dito sa bakanting mga lupa na ito na pwede kayo mag-tent pitching dyan. Pag dumiretso kayo dito, makikita nyo yung mga tanim nila. Alam ko dragon fruit itong mga to. Yan. Oh, di ba? Ganda. Ayun, may mga bunga, oh. Mga dragon fruit. Doon sa kabilang side is mga pinya. So, ayan, oh. Ganda. Oh. So, marami yan. Ayan, pwede kayong mamasyal dyan. Ang ganda ng pagkakahilera-hilera nila, oh. May mga saging din. Nature na nature ang dating dito. Ito, medyo pababa to, kaya mag-ingat na kayo. Pero ganda. Maganda ang campsite na ito. So, pinakita natin yung mga tanim na dragon fruit. Balikan natin dito yung mga tanim naman na pinya. Nasa wala pang mga bunga, no? Pero, pakita ko na rin sa inyo. Yan.
Mga pinya yan, tol. Diba? Yan o. May maliliit na mga namumulaklak na. So yan yung mga pinya nila, no? Ang napansin ko dito, maganda yung pagkakatabas ng damo. Malinis. Masasabi kong well-maintained itong campsite na ito. CR, yung mismong campground, yung mga taniman nila, malinis. Hindi ka man didiri kung ikaw ay medyo maselan, no? And ang maganda dito, kung ayaw mong mag-tent ng pitch dito sa mismong lupa or campground, meron din sila tinayo dito na spot. Pakita sa inyo. Yan, may tinayo silang mga spots dito na sementado na. Kung gusto nyo dito mag-pitch ng tent, pwedeng-pwede. Dito napili ko, no? Ito yung napili ko kasi para sa akin, mas komportabling matulog sa patog na sahiga, no? Kasi pagka mga ganun, medyo pababa. Yan, katulad yan. Medyo pababa yung mga lupa. So, kaya ito yung napili ko. So, dito tayo mag-setup ng tent. Mag-setup muna ako, then mag-drone shot tayo. Alright.
O nga pala guys, no, hindi ko alam kung mahilig kayo sa basketball, pero ang daming nagtatalo eh kung sino ba talaga yung GOAT, no, kung si Michael Jordan ba o si LeBron James. Pero ano eh, ito talaga ang GOAT. Yan ang tunay na GOAT, diba? Wala nang dapat pagtalunan pa, yan talaga ang GOAT. Thank you.
So guys, tapos na tayo mag-almusal, no? Maya-maya uuwi na rin tayo. Kasalukuyang umuulan ngayon, so nandito tayo sa loob ng tent. Pero bago tayo umuwi, i-rate muna natin ang campsite na ito, which is ang Butter Ridge Campsite. Kahapon, pagdating ko dito, minessage ko agad yung page nila, yung Butter Ridge Campsite page. And agad-agad naman sila nag-reply, no? Ibig sabihin talagang inaabangan nila tayo dito. Maya-maya lang, ilang minuto lang, ay dumating na dun sa mismong gate yung caretaker at saka yung anak ng may-ari na si Sir Ren. And napaka-accommodating, talagang sinalubong tayo dun sa gate. Sinabi sa atin yung mga pwede nating i-access dito sa campsite, no? Yeah, pagdating ko dito, nagulat ako kasi napakalinis. Malinis din yung CR nila, malakas ang access sa tubig. Maya-maya maliligo na ako bago umuwi. So all in all, rating ko dito sa campsite na to is 8 out of 10. 8 out of 10. Bakit? Hindi siya ganun kalaki eh, katulad ng ibang campsite, no? Na pwede kang maraming gawin and wala rin siyang access sa ilog. Napakalit lang talaga nitong campsite na to, pero ang gusto ko dito sa campsite na to is malinis and very accommodating yung may-ari, yung anak ng may-ari at yung caretaker, no? And wala kang masasabi dito ng masama kasi maganda yung pwesto. May makikita kang tanim ng mga dragon fruit, ng mga pinya, may makikita kang mga kambing. So, talagang nature ang dating dito sa Butter Ridge Campsite. Perfect na perfect sa mga gustong mag-relax. Swabing-swabing ang stay ko dito. Alam nyo ba, ako lang mag-isa dito sa campsite na to. So, solong-solo ko itong campsite na to ngayong araw and kahapon. Nakapag-relax talaga ako, na-recharge ako. Gusto ko talaga yung mga tahimik. Tahimik na campsite. Ayoko na medyo, alam mo yun, crowded. Recommended ko itong campsite na to. Kung gusto nyo magpahinga, mag-unwind, ito ang lugar para sa inyo. No? Malapit lang sa Tagaytay, malamig ang klima. Tulad niyan, umuulan na naman. Sa lahat ng mga gustong magpunta dito sa Butter Ridge Campsite, nasa description yung link. At kung bago ka lang sa channel ko, please like, share, and subscribe. I-click mo na rin yung notification bell kung gusto mong makita yung mga susunod natin na uploads. Ang bala ko is mag-focus na dito sa moto camping. Hindi na ako masyadong gagawa ng ibang content. Siguro travel, pero more on ano na siya. More on relaxation na. Hindi katulad ng dati. Hinahanap ko pa yung niche ko dati. Pero ito talaga yung napili ko, which is moto camping, no? So, yun lang. Abangan nyo yung mga susunod na vlogs natin. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-like ang ating Facebook page. At i-follow ako sa TikTok. Ilalagay ko lahat ng link sa description sa baba. Okay, mabuhay lahat ng mga moto campers. Mabuhay lahat ng mga may-ari ng campsite. Sana dumami pa yung mga ganito para makatulong sa mental health ng mga tao na gusto mag-relax at mag-unwind, no? So, yun lang. Peace out and bye-bye. Peace.